Hi everyone, welcome to my YouTube channel. At kung bago pa lang po kayo nakabukas ng aking video, don't forget to click subscribe po sa aking YouTube. Okay, today ay magluluto po ako, magprepare ako ng isang ulam sa breakfast. Okay? Pero ito ay very common. Ito ay ambalaya at saka itlog, no? So very common sa ating almusal for breakfast. Pero magluluto po ako ng kakaiba. Subukan ko po na mag-experiment. Pero yung materials natin ay ambalaya lang po at saka egg, no? Simpleng ulam sa breakfast. Pero kakaiba siya. Titingnan natin kung masarap itong experiment na ito. Okay. So, ito po ang ating gagawin. No? Madali lang po ito. Madali i-prepare. Mabilis. At simple lang. Okay? Ito po yung ating materials. Ito po ay apat na itlog. Since dalawa lang kami, ay magagawa tayo ng apat din na piraso. Oh, na itlog. At saka mayroon akong matatabang ampalaya. So, maganda itong ampalaya. Very nutritious. At kailangan ng ating katawan. At ang kailangan natin, kunting salt. Okay? Ang una natin gagawin ay cut natin ito. Tanggalin natin yung dito sa medyo maliit na part. And then, iputol tayo ng dalawa dito. Maganda na yung pantay-pantay para pareho ang size. Para ito mamaya ay tikman natin kung alin ang masarap. Gagawa lang tayo ng apat. Granted na dalawa kaming kakain ito. At huwag natin itapon itong naputol kasi pwede pa po itong gawing ulam. Ilagay sa pinaksil na isda, no? O kaya ilagay sa gawing ampalaya con carne, no? Okay, pero itong gagawin ko ay pang breakfast po ito. So, huwag po natin itapon yung mga naputol natin kasi po ito ay pwede pang gamitin sa iba pang nating menu. Okay? So, yan po ang ating naputol na mga ampalaya para parehong size or height. Okay? Kakaiba po ito. Experiment. Ito po ang senior citizen ninyo. Mahilig mag-experiment. Okay? So, ang gagawin natin, tanggalin natin yung sa gitna. Kasi ito ay buto ng ampalaya. Gawa tayo ng parang kanal dito. Yan, pwedeng itagos. Kailangan lang natin ng medyo sharp knife pero manipis, no? Para pangtanggal ng laman. See? Okay. So clear, there is a hole. So malinis. Okay? Pantay natin yung top. Ganyan na po itsura. Isa. Lagay natin dito. And then, we'll remove another one. Nutritious po. Kailangan ng ating katawan ang ampalaya. So, pwedeng itagos or otherwise, ay sagutin natin dito sa kabilang end. Okay, naalis na yung kanyang seeds sa loob. So, very clear. There is a hole. Okay, two. Very common po ito na ating ulam sa breakfast. At madali lang po ito gawin. Kung halimbawa, i-chop lang natin ng maliliit at isa sa bawang sibuyas kamatis at lagyan ng egg.
Pero ito'y kakaiba po. Mahilig ako mag-experiment basta dito sa kusina. Nag-i-enjoy pa ako nito, lalo ng lockdown. Wala tayong ginagawang mga senior citizen. Maghanap po tayo ng mga bagay na makakalibang. Kakakalimutan yung problema. Problema ng buong mundo. So, ito na po. Grade 3. Na pandemic. Saka very healthy itong vegetable na ito. Sa ibang bansa po, kinakain nilang hilaw ito. Hindi na niluluto. Sa mga sanay na, no? At saka wala pong overdose. Paggulay ang kinakain, no? Kailangan ng ating katawan para sa ating kalusugan. See? So, we have 4. Ang palaya na ginawa natin na tunnel. And then, we need 4 eggs. Okay? Now, ang gagawin natin, dalawa po ang experiment natin luto. Okay? Yung dalawa, lutuin po natin sa oil, vegetable oil. Yung itong dalawa ay lulutuin po natin sa water, no? Okay? So pwede po maluto ang itlog. Ay ang gagawin natin, ilagay po natin ito doon sa ating lutuan. So magdala tayo ng ito at saka itlog dito po sa ating stove. Sabay po natin lutuin ito para at least makita natin ang result. At sabay din natin kunin ang finished materials or finished product at titikman natin kung alin ang masarap. So this is water. Okay, i-on natin. At ito naman pong isa ay oil. Okay, half or medium. Medium, ito ay medium din natin. This is water, and then another is oil. Okay. Hintayin lang natin na ito ay kumulo at yung oil na atin ay magiging hot. And then so, we will wait for the boiling water and hot oil. Pag mainit na po yung tubig, okay, lagay natin yung isang ampalaya dito and another one here. Okay. What we can do is magbutas tayo. Ng isang egg at ilagay natin yung white na egg. Okay. And then lagay tayo ng sprinkle tayo ng konting asin. And then we'll put the egg here. Okay. So the water is boiling. We'll
Hinay natin ang egg white. Oops. Okay lang po yun. Then, we can sprinkle a little. Okay. And put the egg. And then, lagay po tayo ng kunting asin. Sprinkle tayo ng kunting asin. Okay. While that is boiling, ito naman ating hot oil. We'll put one ampalaya here and another, okay, dito sa ating hot oil. And then, nilagay tayo ng isang egg. And another egg dito. Okay. Medium lang ating, then ilagay tayong konting asin. Simple lang, asin, para tasteful. At ito na yung sa ating boiling water. Okay? Hintayin lang po natin. Dito ang ating okay, see? Let's have a look what is happening here down. Okay. Ay, masarap po. Pati ampalaya, mamaya kakainin natin. Masarap po yan. Okay, this one is ito na po yung ampalaya sa baba. Tingnan naman natin dito ang isa. Na ito ay sa oil. Starting to cook. Pwede natin adjust yung fire. See? Okay.
So, pinalitan ko lang po yung apoy kasi tumatalsik po yan. And then, I can start turning this. See? It looks crispy. Then you can turn this also. Turn this down. Ganyan. So na golden brown yung isa dito. Yung top. At turn po natin yan. This one, you can turn. Okay, this is done. Hintayin natin mawala yung sound. That means it's cooked. Okay. Now this is ready. Wow. Put it here. Another one. Normal lang po yan na may irong mga white, egg white na lumalabas. So, naluto na rin siya dito. Put it here. And this one, we can turn it off. This one is ready. Ito po yung sa water. Another one. Okay. May maiiwan po dito. Sayang naman. So, we can put it here. Wow! It looks good. See? So, ito po ang niluto natin sa cooking oil, vegetable oil. At itong dalawa ay niluto po natin sa water. Okay. Ito na yung ating finished product. Let it cool a little kasi medyo mainit. At pwede na po natin tikman. See? Ito po ay itong mga pieces na ganito. Sa iba po yan, kinakain nila eh, no? Eh, dito sa atin, hindi tayo sanay. Gagawin po natin yan later na
ang palaya salad. Okay. Siyempre, uupo po ang nagluto. Kasi dito po sa kusina ko, ang nagluluto ay siya rin yung kakain. Di ba? Oh, see? Looks good. Pwedeng kainin na pang merienda or pwedeng kainin na pang ulam with rice. Okay? Kukuha tayo ng coffee. See? We'll start with this. Mainit pa. So, you let it cool first. Malinis naman ang kamay ko. Ayan, hindi akong kapaghawak dahil medyo mainit. Kakaiba siya. But it looks good. It looks delicious. It looks healthy. No? So, wala tayo nilagay dyan na ibang flavoring or artificial na mga ingredients. It's all natural. Ako po ay sanay ako sa poached egg, no? Yung tubig lang po ang nilalagay ko pag nagprito, no? So I can imagine this is a poached egg with ampalaya. Okay? Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, kung kabubukas lang po ninyo ng aking channel, ay please click subscribe, the word subscribe, okay? Kasi marami po kayong matutunan doon. Pwede po kayong mag-comment, mag-suggest, no? Or mag-share sa iba ng ating mga ibang mga bagong menu, no? Yung kakaiba po, kasi mahilig akong mag-experiment, mahilig akong magluto-luto, no? Although, dalawang tao lang po ang kakain nito, dito, pero ang dalawa ay nakalaan sa akin, at ang dalawa ay nakalaan sa aking partner. Let's taste the egg. Sarap ito kasi malutong. Tama lang yung pinch of salt. Malinis naman po ang kamay ko. Kaya pwede akong kumain ng nakakamay. Rock. Medyo mainit. Itong gusto ko. Sarap na ang palaya. Pero na-notice ko, ito pong ampalaya, hindi siya mapait. Hindi siya mapait. Sarap siyang kapakin. Sarap. Hindi kasi siya nakakasawa. At siyempre, ang ibang egg,
Ay, lumabas na. Masarap itong water. All natural ang taste. Ito medyo mainit pa, takes time para siya ay lumamig. Subukan ko pagkatin. Sarap din. Siyempre, oily, no? At lalong nawala yung pait na ang palayam. So, pwede mong kainin na kahit wala kang kanin. Ang nagko-complement ng kunting usin dito sa egg na malinamnam at saka dito sa ampalaya. Hindi ko alam na itong ampalayo ay hindi pala siya mapait. Baka it's sa klaseng ampalaya, no? O depende. Itong niluto, siyempre malinamnam yung sa oil. Saka dito sa water na niluto natin, natural na natural yung kanyang taste. Okay, that's all for now. Sana may natutunan kayo dito sa aking bagong menu. Pwede rin po ito na kung mag-picnic, pwedeng lutuin, bahunin, no? At saka, basta may maganda ka lang na size ng ampalaya. Kasi po dito sa putol natin, yung isang pirasong egg. Tapos burburan lang ng asin. Okay? Ang sarap po, kasi hindi po ako nagsisinungaling, kasi itong si ampalaya, ay wala pong kapait-pait. I mean, maramdaman mo siyang ampalaya pero hindi po siya mapait. Yung ibig ko sabihin, alam mo ang ampalaya pag hindi mo na hugasan niya na may asin, ay medyo mapait po yan, no? Pero ito, kahit kainin mo siyang buo, nakasama yung egg. So, it's a unique type of cooking the egg with ampalaya, no? Okay, bye-bye! And I hope thank you very much for watching. I hope you enjoy, no, sa aking mga ginawa na ito. At sana ay may matutunan kayo. At paki-subscribe po sa mga hindi pa nag-subscribe. Okay? At ito ay sinishare ko rin sa mga walang ginagawa ng mga senior citizen. Lalo na sa panahon ng ating ECQ na panahon ng pandemic. Okay? Stay safe. God bless us all. Bye-bye.